give me your love for a moment, for a time. Love me always as you love me from the start with every breath of your heart. Love me with all of your heart as I love you. Don't give me your love for a moment, for a moment. Love me always as you love me from the start with every breath of your heart. Okay, maraming salamat po. Yan po ang awitin ni Captain Rolando Durana. Magandang umaga po sa inyo lahat. Naku, Diyos ko po, napaka-traffic. Kabababa ko lang ho ng taxi, tawara akong lumipad. Magandang araw po at syempre, naku, late po tayo ng sobra-sobra. Okay, salamat po sa ating pamunuan. Lalo na kay Chris Ambay, ating technical partner. Muli po, magandang umaga sa inyo lahat. Ito po si Juvie de Guzman. Samahan niyo po kami. Ayan, baka on the way na rin si Kapitan. At syempre yung ating mga friendship. Naku, maraming salamat sa mga naka-tune in na sa 1242 kHz AM band. Lalo na yung Last Loops. Ayan, Salon. Naku, pag gusto ho ninyo pumunta dyan, sabihin niyo lang ho sa akin. I-text niyo lang ako, i-PM niyo ako. Actually, late na ho kasi ako. Ayan, pati flyers nila, hindi ko nabit-bit. Ang hirap talaga na lumilipat. But anyway, my hair is courtesy of Lash Loops. Tandaan nyo ho yan, ha? Lash Loops. Yan po ang number one ngayon na mga beauty salon. Lahat meron, name it, they all have it. At syempre, sa ngalan pa rin ni Captain Rolando Durana, kami po ay live sa www.ustream.tv/channel/juvie de guzman DWBL. Sa YouTube, live din po tayo via Juvie de Guzman DWBL. At syempre, sa AM band, 1242 kHz. Hello po sa lahat ng mga kaagapay natin, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, maging dyan sa labas ng bansa. Nako ha, malapit na ho ang Pasko. Nako, ngayon pa lang ho, mamili na ho kayo. Alam niyo naman ang ugali ng mga Pinoy kung kailan last day sa akin nagbibilihan. Huwag na ho kayo sumabay dun sa maraming mga kababayan natin na nagsha-shopping sabay-sabay. Palagi ko yan pa rin yung isang dahilan eh, no? Yung mga traffic ngayon ay dahil dyan sa mga bargain, sa mga sale, sa dami ng mga sasakyan. Nako ha, maging yung mga service road, kahit saan dumaan, talagang napaka-traffic. Eh na, umikot na nga ho kami dun ng taxi sa Marikina eh. Marikina na ho ako dumaan, traffic pa rin. Eh, ano bang dapat natin gawin talaga? Diyos ko po. Pero mukhang meron tayong mga Filipino inventor na nakapag-invent. Ultimo bisikleta, lumilipad. Naku, ang tabayanin niyo yan dahil meron akong nakita. At meron din akong nakausap na siya. Ultimo bisikleta, pinalipad niya. Ang problema ko lang, sabi ko nga sa kanya, dun sa inventor na yon, eh baka naman yung pag lumipad yung bisikleta eh, dun naman sa taas mag-traffic. Dahil maraming, alam ko, mga Filipino eh, marami rin mga nakabike. Eh kung yung bisikleta, kaya niyang paliparin, aba pati motorsiklo, kaya na rin niyang paliparin. Okay, meron ho tayong 15 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Uy, salamat nga ho pala sa mga new friends natin. Alam nyo mga kaibigan, ang kumpanya po ng ating kapatid. Ayan, yung kapatid natin sa paglilingkod, si Merdel Sakdalan.
ay nag-iimbita po. Eh, syempre, kasama ho rin ako doon. Eh, baka sakali ho. Aha, may tawag tayo. Okay, sino naman kaya itong tawag na to? Teka. Wala ba Kuya Chris na ano natin? Connector? Ah, nawala yung connector. Ako. Who you? Ayan. Sino to? Hello? Hello? Sino po sila? Ah, hello? Yes, Juby. Good morning. Ay, good morning, Kuya Joy. Oo. Oo. Ano balita? Ayan. Kararating lang ni Kapitan. Ako, kakaano lang po. Kakapasok lang ng pinto. Ayan. Ayan. Sige na. Kaya ako tumawag agad dahil alam ko, nag-iisa ka mabuti. Dumating lang si Idol. Oh, kakapasok lang ni Sir. Magpahingay mo muna yan. Okay, ano balita, Captain? Ano balita, Kuya Joy? Ang balita? Opo. Kagaya ng naranasan mo, marami ang nagre-reklamo ngayon. Ay, teka, babati muna pala ako ng magandang umaga sa ninang ko. At magandang umaga sa ninong ko, nakararating lang. Magandang umaga rin. Sininong, papagpahingay mo muna. Oo, oh, iniingal pa nga eh. Iniingal pa si Sir. Okay, ako eh, Joy, grabe ang tindi ha. Nanggaling pa ako sa Commonwealth Avenue. Tapos eh, talagang dikit-dikit ang mga sasakyan. Tapos naisipan ko, dumaan sa Marikina. Aba! Mas metindi. Pag-ikot naman dito sa... Ha? Pag... Judy! Po! Ang layo ng inikot mo, pwede ka naman from Commonwealth. Dapat dumaan ka na lang dito sa may... Ano nga ito? C5? Yung daan sa ibabaw ng Commonwealth, di ba? Opo. Tapos, eh, wala nang choice eh. Kasi ano nga kuya, on the way na dahil nga puno lahat. Parang ano, parking area ngayon ang aking mga dinaanan. Ibig mo sabihin, kahit saan ka magpunta ngayon, marami ng mga sasakyan. Opo. Kaya nga, ang pinagtataka natin, bakit yung mga LGU o yung mga local government ayaw pumayag doon sa minumungkahing train number coding? Ngayon lang naman panahon ng Kapaskuhan yan, at kung medyo magiging maganda ang resulta, eh gagawin na nilang dire-diretso. Pero ayaw pumayag ang okay. Mga mayor. Kaya magiging matraffic talaga ngayon. Kaya kung yung ating mga kababayan, mamimili sila, pinakamaganda siguro itong Sabado, itong Linggo, yung sunod-sunod na Sabado, Linggo na yan, magiging matraffic na yan. Ang pinakamaganda, no? Okay, Joy. Partner. Okay po, pabati muna natin ating chairman. Okay, Cap. Well, partner, babati muna tayo. Magandang umaga sa lahat at maulan at matraffic na araw. At sa lahat-lahat nakikinig sa ating kamarinuhan na bansa, sa mga kaudako ng mundo ngayon, ay magandang umaga, magandang araw sa inyo lahat yan. Well, partner Joy, ano, doon tayo sa traffic. Siguro, hindi naman necessary na hahanap pa tayo ng ibang, ano tawag dito, yung solusyon. Ito ay suggestion lamang at halos araw-araw na sa lansangan tayo, Kapares ngayon. Ang unang nakikita ko, sabi nga natin ay siguro, ito naman ako rin at napag-isip-isipan ko yung sinasabi ni General Romeo Maganto, na siguro effective management sa traffic ang kailangan natin. Ano ang ibig ko sabihin at anong ibig sabihin yan? Ang nakikita ko katulad ngayon, ang mga traffic enforcer natin, maging lokal at saka maging saan man, ay mayroon silang respective date na araw o oras na parang alas 7 yata o alas 8 din sila. So pareho din sa mga nag-opisina. So ang traffic, nagsisimula po yan, mga 5:30. So pagdating nila ng mga 7, kung 7 man sila doon sa kanilang pwesto, abay, suffocate na, nagka-anuhan na yung mga trapiko. So then, hindi pa rin nawawala. Yung kanilang ginagawa na yung traffic ay andito sa hulihan, wala doon sa unahan. Di ba? So
ewan ko kung bakit na nasa unahan sila, nasa hulihan sila ng traffic after traffic light. Kesa nando sila sa unahan siguro, mas maganda sa unahan siguro. Alam mo, Chairman, tama yung pinupunto mong yan. Huwag nilang sasabayan yung oras ng pagpasok. Yes. Kung nasa uli na, if possible, alas 5 pa lang, may naka-duty na para itatapoy na nila yung mga motorista natin sa mga intersection. Yun! At natumbok mo, kuya. Ito pa, pagdating nila dyan, kasi yan nga, wala nang ginawa tayo kung di yan eh. Pag mga minus 5 para alas 7, nandyan na sila. Pero yung mga traffic enforcement, kuya ako pa yan. Meron pa rin ako nakikita minsan. Nagsisigarilyo pa rin yung traffic enforcement. Napakapangit tingnan. hindi naman lahat. At marami ako nakikita na talagang babad din sila sa trabaho nila. But, pero siguro yung mga maliliit na bagay na napapansin natin, katulad nagsisigarilyo, nag-ano, siguro palagay ko tanggalin siguro yan. Tapos yung, lalo na ngayon, magpapasko, katulad ka nung Friday, wala na yung tao sa tabi, ando na sa gitna ng kalsada, paano patatakbo ang daloy ng trapiko? Sagasaan mo ba yan? Wala na nang sumasaway kasi pag Friday po yan, kahit nasaan po ninyo tingnan, pagdating ng alas 6, mukhang wala na yata ho tayong nakikita ang traffic enforcer. Alam mo, Chairman, tama yung tinuran mong yan. Pero ganito, siguro meron siyang ginawang kapalpakan, meron din mo siyang nagawang maganda. Yes, totoo yun. Di, lahat kasi. Yung kaibigan mo, Chairman, Fernando na lang gagamitin ko ang apelido. Ayokong panggitin yung unang pangalan niya. Hindi naman bagay sa kanya. Mamaya, intriga na naman yan pag pinag-uusapan yung salitang bayani. Kaya pala hindi magandang pangalan. Okay. Yung wet pa yun. Okay. Malapat na tela, parang bandila. Ngayon, pagka nasa awar, lalabas yan para ulisin yung mga sinasabi ni Chairman na nasa kalsada na. Siyempre yung wet rock, pagka nasa pulkan yan, di basa ka. Okay. Dapat ibalik yun. So, ibitaw na ako, Judy, total. Nandiyan na si Ninong. Kaya ako tumawag kagad, baka ako mag-isa ka all the way down. So, bago lang po ako kumalas, yung ating mga motorista, dagdagan niyo po yung inyong pasensya. Yun, yung mga barangay chairman, sinisimpo ninyo yung mga mabuhay lane para mag-cue maluwag-luwag naman ang daloy ng trapiko hanggang sa Kapaskuhan. Lastly, sana magkaroon ng batas na yung gagamit ng paputok ngayon pa lang Kapaskuhan, pagsalubong sa bagong taon, pagka nasaktan, dapat parusahan pa rin. Kahit naputulan ng daliri o nasabugan ng paputok, kailangan parusahan para daan-daan na nating matupad yung huwag nang gagamit o pagbaban na ng paputok na gagawin ng ating Pangulo next year. So, para po sa pagkatuntunan ng Juby de Guzman, let's talk on the air. Uy, salamat nga pala kay Joy Peralta, yung aking kapitbahay na humalalay sa atin. Si Joy Navarro po, magandang umaga. Okay, maraming salamat po. Okay, gusto ko lang batiin si Arvin ng Tanay Rizal. Thank you so much. Yung mga nakaabang sa ating mga friendship natin, maraming salamat po. At syempre, pagbati na rin ang pinapaabot natin kay JV Fernando and family. Hello din sa mga Salonga family. Sa mga friendship natin sa loob at labas ng bansa, lalo na ngayon, no? Ito yung pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama ngayon dyan po sa opisina ng Millionario Teamwork Incorporated. Naku, punta ho kayo dahil meron hong kainan. Ayan, sir, punta tayo dun, ha? Merong kainan. Yes, sa partner. Kainan at, talaga, eh, no? Mukhang kainan triple talaga. Triple R yan, partner, eh.
Opo. Triple R yan. Mm-hmm. Ando si Tokayo at saka si partner Ronald din. No? Ayan. Well, anyway, napakaganda niyan at first time po nakakita na isang company na katulad niyan ang sistema ng kanilang dito. Alam mo partner, ang maganda ang ano unahin ko yung kape ha. Opo. Ang kape nila maraming ano diyan, pero nakita mo kanina nagpakuha tayo ng sugar but bago ako umalis ng bahay, nagkuha rin ako ng sugar ko na ano. So bago, sa Capital? Galing kayo ng Capital, sir? Yes. Okay. Kasi magpa-regular check-up tayo for 3 months. Pero ang sugar partner, maganda. Dahil namomonitor natin, malaki ang idudulot nung nakuha nating mga herbal medicine na mga BPAD approved yan partner. Yung hindi naman ano yan. Pero talagang maganda. Kasi yung sugar natin bumalik na sa normal. Mantakay mong partner for how many years ? Nag 97 na yung sugar ko, no? Okay. So malaking bagay at niyayahan natin yung ating mga kamarinuhan na nakikinig dito at kung more details diyan sa sinasabi ko at marami tayo kasing mga product diyan na mapakinabangan po natin at hindi lamang sa ating siyempre mga maintenance natin, kalusugan natin ayan ang talagang kailangan natin sa buhay. Okay. So tumawag lang po kayo, pwede din po kayo tumawag sa telephone number o sa cell number 0917-349-3142 0917-349-3142 at bibigay ko sa inyo yung full details regarding dito sa milyonaryo. At ngayon lang ako naging milyonaryo dahil kasama na po ako dito sa milyonaryo. Okay? Ayan. Oy, baka ma-miss quote ka ng mga tagapakinig natin. Ang kumpanya, ang pangalan, yes. Milyonaryo Teamwork Incorporated. So, alam mo yung mga registered yan partner, yes. Walang ano diyan. Uh-uh. So anyway, mamaya meron naman tayo na may litso na naman. Oo nga. Sir, sabi nga po Good AM members and non-members of Millionario Teamwork Incorporated, please join us soft launching na po natin today, November 26, 2 p.m. Umaten po kayo na makilala nyo ang new management and the company as corporation. Meron hong libreng pagkain, libreng training, seminar ng perfume making, merong libreng gift, herbal products worth 500 pesos. Aba, magbibigay pa sila sa mga attendees. At kung meron kayong 25 na guests, you will receive a brand new cell phone. At more surprising promo po, hoping to see you all, sabi ho ni Ma'am Berdel Sakdalan. Wow. At syempre, sabi pa po, ayan po ay papunta lang ho kayo ng Commonwealth Avenue. Meron ho dyang footbridge sa Tandang Sora, Mercury Drag, at kumanan kayo ng Tandang Sora. Sa dulo ng highway kanan, nandyan po ang 712 BML Building, 2nd floor, Tandang Sora, Barangay, Matandang Balara, Quezon City. Okay, maraming salamat. Hello din kay Ma'am Bel Aure. Nako. Ng Blessed Bill Special School Foundation. At syempre, hello din kay Architect Ayat Garcia. Thank you so much sa Architect. At salamat po sa mga friendship natin. Nako, salamat po sa mga patuloy nagbibigay sa atin ng impormasyon. Kay Diao Angelo. Ayan. Sa kila Dads. Kay Loretta Halandoni, uy. Nako, salamat nga pala din sa aming sa aming short film. Nako, thank you so much. At talagang nakita ko yung yung galing ni Merdel Sakdalan sa pag-arte. Wow. Yung aking friend. At syempre, hello din sa ating mga kapatid na mga mang-aawit. Ayan. Si Edgar Advincula, hello po. At hello din sa mga, ito na, Sir, good AM po. Ayan, lalo na kay Ma'am Juby, tama po ang mga tinuran ninyo tungkol sa traffic. Sana rin po, yung mga secondary road, magamit siyang ginagawang, wag na siyang gamiting paradahan at magbaon. Ayan. Po na maraming pasensya. God bless po, sabi ni June Arquero. Alika, ayan, pasok kayo. Ayan, dumating na yung ating mga special guest. Hi! Nako, na-traffic din kayo? Biktima rin kayo na traffic. Hello, ma'am. Ayan, pasok po kayo. Dito na.
pwesto na ma'am. Ayan, dahil late din ako. Pumasok ka na ma'am dito. Dito ka na ma'am. Ayan. Okay, meron na po tayong magagandang bisita at sila po ay malayo pa ang kanilang pinanggalingan. But then, ma'am, umusog ka lang sa gawing kanan para tatlo tayong makita. Kasama si Captain Durana. Ayan, kapitan, medyo paano, pa-adjust mo na lang yung camera para makapasok ka rito, ha? Okay, ma'am, bati mo na kayo. Sige, isuot niyo po yan. Ayan. Okay, bati mo na kayo po at magpakilala po kayo. Magandang umaga po po sa inyong lahat. Ako po si Aya Halili. Yes, Miss Aya Halili. Ano pong company po ninyo? Advocate po kami ng Super Filipino. Ayan, mamaya talakayin natin yan. At yung kasama niyo naman po, ayan ma'am, hello. Yan, pakilala po kayo ma'am. Sige po. Sige po. Sige po. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga tagapakinig ng DW. BL. Apo. Ako po si Joy Vergara, isang advocate po din ng Super Filipino Movement. Ayun. Ano ba yung Super Filipino? Kagaya rin ba yan ni Superman? Maganda pangalan eh, Super Filipino. Ayang kapitan, sila po ay mga kaibigan natin, kagapay din natin sa aming regular forum dyan sa Aberdeen Court, ang Quadra Media Forum. At hindi ko po sila na-interview that time, so nagkaroon kami ng chance na dito sila ma-interview. Okay, Miss Halili, ano yes. Po ba yung inyong grupo? Ang grupo namin, we focus on training leaders to be able to make decisions in light of faith. Kasi ang decisions become our destiny. Okay. So, yun ang pinaka-key. So, how do we make decisions? Who are we? Then we believe, naniniwala po kami, that the Filipino has everything to become successful and prosperous. That is the three main things that we talk about, which is the happy disposition po tayo, bayanihan spirit po tayo, wow. Tapos love and spirituality po. Wow! Uy, gusto ko yan ha. Alam mo, pag sinabing leader, di ba? Pag sinabing leader, dapat ikaw nangunguna sa mga tamang desisyon. Opo. Kasi hindi ka pwedeng maging leader kung mali ang desisyon mo, di ba? Opo, opo. Kasi ikaw yung magli-lead sa taong bayan. At syempre, kung sa opisina, dun sa opisina. Okay, alam mo ma'am, interesante yan eh. Kasi una-una, no, meron kaming, ngayon, baka pwede rin kayo doon. Meron kaming grupo ng Millionaire Teamwork, no? Ito ay isang kumpanya na bagong bukas na naglalayon ng pagtuturo ng libreng livelihood program, no? Wala hong bayad. At ang training seminar po, ito umpisa nila sa perfume making. Kasi na-imagine ko, no? Kung ikaw ay makakagawa ng sabihin na natin, 1 million na perfume, di ba? Patungan mo lang siya ng piso. Yung all expenses mo, piso. At yung 1 million na yun, imagine mo, 1 million piso ka na pala. So, okay. ibig sabihin, akala ko, imposibleng maging milyonaryo. Pwede rin pala. Okay. Kaya lang, siguro hindi alam ng mga kababayan natin kung papaano. Kaya pala itong mga Chinese, yung mga Muslim, di ba yung mga Muslim, Chinese, karaniwan dito sa Pilipinas, sila yung magagaling na negosyante. At dahil sila yung magaling na negosyante, hindi sila pumapatong na masyadong malaki sa kanilang mga paninda. Okay, ganito rin yung ginawa sa akin ng Lash Loops, yung salon dyan na matatagpuan sa tabi rin ng opisina o mismo dyan sa second floor na BML building dyan po sa Matandang Balara, Quezon City. Okay, ano po ba ang pwede ho ninyong magawa tungkol dito sa inyong sinasabing super Filipino? Ganito po, ano? Okay, sige po. Napakaganda po yung project na magbibigay kayo ng hanap buhay. Livelihood, yes. Livelihood, no? Pero ang isipan ba nila ay fertilized na. What we do is we bring in the prosperity seed. We teach visioning and imagining. Yun. Kasi
kunyari, maraming beses na po, we tried na magbigay po ng livelihood, pero hindi bukas ang isip, bukas ang loob, at saka yung bayanihan spirit, hindi pa po na... Tama! Tama ka dyan. Alam mo, naisip ko tuloy yung doll out na sinasabi, di ba? Opo. Napakahirap palang magbigay ng doll out kasi opo, dumadami ang tamad. Opo, opo. Tama po. Ngayon, huwag mo silang bigyan ng doll out, bigyan mo sila ng kaalaman kung paano kumita ng pera sa pamamagitan ng sarili lang hirap. Pero po, ang prosperity starts in the mind. Ah, ayun. Your mind is prosperous first and then you give them the livelihood. Okay. Meron po akong nakausap nga na ano, ifugaw. Mm-hmm. Sabi niya, kami po ang isipan po namin, kami ay mayaman. Yun. Ngunit, nung dumating po ang lowland sa kanila, sinabi, wala kang TV, wala kang ganito, mahirap ka. So ano yung ibig sabihin ng mahirap sa mayaman? It is a state of mind. If state you think mind. You uh-huh. are poor, then poor ho kayo. Pero when you begin to have a vision and when you connect to isang pangarap, yun po ang magiging ano na niyo, focus ng buhay ninyo. So whatever ang pinagdadaan yung hirap, kasi wala naman hong business na walang hirap. Tama. So you need the perseverance, you need the courage to see it through, the fruit of your vision. Kailangan mo meron kayong vision. Ayun. Yun ang ginagawa po naman. Teka ma'am, parang ano eh, parang may naisip ako bigla. Dapat pala kailangan alam mo yung ginagawa mo before you get into business. Exactly. Ayun, exactly. Natumbok. Dagdag pa. Yes ma'am, sige. Our movement, we're teaching them to focus. Yes. Ayun. To their dreams. Yes. Kasi kung hindi ka nakafocus sa dream mo, iba-iba yung... Iba-iba yung naisip mo? Oo. Wala. Magagalong ka. Madidrail ka. Paano yung mga taong walang dream, walang pangarap? Ay, contento na raw sila sa buhay nila. Ano bang masasabi na sa mga ganitong klase tao? Ang sinasabi po namin sa mga ganyan, during the Spanish time, 365 years po tayo under the Spaniards. Okay. They stole from us the ability to dream. Ayun. They stole for us the pangarap. Kaya po tayo, we're a service-oriented country. Kaya ang OFW po natin, marami. Mm-hmm. Because marunong tayo mag-serve. Pero I think it is about time for us to take hold and become architects of destiny. Ayun. Yun kailangan po. Compensated naman tayo dun sa mga services that we rendered. Exactly. Ayun. Ay, yes, ma'am. Ikaw naman, mukhang marami ka rin ipagmamalaki. Sige nga, ma'am. Oh, tulad po ng sabi ni Miss Aya, we have to be architects of our destiny. Yes. Ito pong Super Filipino Movement na binibigay namin doon. Ano po ba ito? Teka muna, matanong ko lang. Ito po ba NGO o LGU? No. What's this? This is a movement. Ah, movement. Yes, it's a movement. When we say that it is a movement, we do not ask for donation. Okay. We only ask for support because we want the movement to be very clean. Mm-hmm. So, wala ho kaming pinapanigan. This is open to everybody. We give this for free. Yun na po ang bayanihan na namin. Ah, okay. Mm-hmm. So, ibig sabihin, magtuturo lang kayo? Ganun lang? Apo. Yes. Apo. Bah, kailangan ko kayo. And we give the, everything. Manuals, ganun. Yes. Yung pero syempre, may expenses kayo. May expenses kayo. Eh, sino ang gagastos niya? Ang Providence. Ang expenses po namin, for example, somebody that likes to support us, they give us manuals. We give them the place where they're going to have it printed. Mm-hmm. Meron kaming supporter na talagang naniniwala sa ginagawa namin. They give us free office space. Wow! Oh, ganun po. No, yung ganun. Nako, matutuwa yung mga bossing namin dyan. Si, mamaya, mamimit natin si Sir Rolando from London. Okay. Ayan, yung mga friendship niya from Malaysia. Meron din siya kasama from Australia. Okay. At meron din siya mga kasamang taga-Japan. Okay. Well, alam nyo, natutumbo ko yung ano. Kasi yun nga yung ano, binasa ko yung flyers. Kaya lang, alam mo bang late ako ng almost 15 minutes? Nasayang yung oras ko, no? But then, Captain Durana, narinig mo ba yung kanilang mga dinidiscuss, no? Ikaw, Kapitan. Si Kapitan, inspiration to ng mga seafarers. Yes, partner, pinakikinggan ko lang, yung posibleng ano ba ang tumbok ng inyong, pero
sige lang, pakipakinabang sa ating mga okay. Marino ito. At nakikita ko na kung paano. Kasi yung ating mga kamarino ng bansa, maraming mga Marino dito na nakikinig, mga si Filipino seafarers. Meron no kaming so, sasabihin. So, yan, mga dyan. Dapat mapasok natin yung mga alutis sa ano nila. Habang naghihintay sa kanilang mga mister, eh meron tayong di ba? So yun na partner, sige go ahead lang at nakikinig lang. Actually po, ang Super Filipino is dedicated to the OFW. Ang OFW po natin is 6 to 8 million na po. For every person na nasa labas ng bansa, kung dalawa po ang anak nila, so ang ibig sabihin 16 million po ang mga bata na wala hong magulang. I mean, iisa ang magulang, no? So ang pinag-uusapan po dito ay values, because values become our destiny. Ngayon, ang pinag-uusapan po namin ay ang mga batang ito na nandito, nakakasagip na po sila ng hirap, ng kulang ang kanilang what do you call it, guidance. Pero ang Super Filipino ay tulad ng mga superhero po. Di ba po, si Batman, si Superman, lahat po ng, ng superhero, maski cartoons po sila, okay. Lahat po sila ulila. Okay. Di ba po, si Batman po ay ulila, si Superman ay ulila kasi alien ang ngayon po, ang sinasabi po namin, maraming ulila dito sa sa ating bansa. Sila po ay talagang ready maging super. Kailangan lang po natin silang gisingin. Yun ang nakikita po namin. That's why we dedicate Super Filipino to OFW po. Mm-hmm. And kasi po, pinag-uusapan po decision making. So okay. When you decide for yourself, you decide your own destiny. Pero when a collective people, like for example, ito mga bata, 16 million po, 100 million Filipinos, pagdating po ng voting, 16 million ang nagde-decide ng future ng Pilipinas. Kaya kailangan natin sila talaga tulungan. Alam mo, sa nakita ko, parang talagang sumabay kayo sa change ng gobyerno ngayon eh. Kasi yun yung isang sinasabing pagbabago. Alam nyo, actually maraming gusto na magkaroon ng ganyang klaseng seminar. Well, siguro ito na yung opportunity. Maipakilala ko rin kayo sa office namin. Oh, yes, definitely. Ayan. Dahil dito, yung opportunity kasi, sabi nga po, kapag kumatok sa puso natin, buksan natin kaagad. Bihira yan. At itong dalawang magagandang dilag na to ay nagbibigay ng libreng serbisyo. Alam nyo, iba yung parang magsisilbi kayo mga teacher. Teacher sa mga kagaya naming baguhan. Sa larangan na isang serbisyo publiko na hindi naman kami kumikita noon, di ba? Pero ngayon siguro sa pamamagitan nyo, pwede na kami kumita. Ayan. Pero nakita ko, sabi nyo, susi. May susi. Ano yung kauna-unahang dapat isipin ng isang nais na pumailalim sa inyong seminar? Ang susi, ganito po yun. Opo, sige. Ang kailangan natin isipin that the Filipino has everything within him to become successful. Okay. Yung sinabi natin, happy disposition. Yes. Pangalawa po, yung bayanihan. Mm-hmm. Yung pangatlo po is love and spirituality. Yung pagka-super po ng isang Filipino ay yung strength of yung spiritual side. Okay. This is not about religion po, This is about spirituality, intimate relationship with God. So, tungkol sa sarili mo lang, fingertip to fingertip, ganyan lang po. Sarili mo muna. Pagkatapos ng sarili mo, tsaka mo ituro sa mga kasama mo, pag nag-intersect na po ang circle natin, bago na po ang Pilipinas. Ayun. Pero alam mo, sa totoo lang, marami akong naririnig, pero hindi ko rin sure kung totoo ba to. Sabi nila, sa paglilibing daw ng nakaraang Pangulong Marcos, ay magbibigay daw ng karuwagan sa bansang ito. Ito naman ho ay pinaniniwalaan, syempre, ng mga taong supported kay Marcos, at meron din mga hindi sumusuporta doon sa paniniwalang iyon. Pero alam nyo mga kaibigan, sabi nga kapag patay na ang isang tao, ipaubaya na sa mga patay. At yung mga buhay, dapat mag-move on. So sa pamamagitan nito, alam nyo po ba, napakalaki palang tulong na mawala yung burden ng bansa. Parang burden sa bansa na sa tuwi-tuwi na pinagtatalunan yung mga bagay na tapos na, na nakaraan na. So ano yung dapat natin gawin? Hanapin ang solusyon. At yung mga kababayan natin dyan na lagi na lang naghahanap ng trabaho pero hindi nakukuha.
dapat lang siguro palitan niyo yung ugali niyo, maging positibo kayo. Correct. Hindi ibig sabihin na hindi kayo natanggap sa isang opisina, titigil na kayo. Sabi ko nga, ako nga noon nag-a-apply ako nung araw eh. Pero anyway, mas pinili ko yung sarili ko kaysa okay. yung mga muhan. Eh, yung turo ng mga negosyante talaga. Dapat daw ang mga bata pagkapanganak pa lang, anak, pagbutihin mo ang pag-aaral mo para paglaki mo ay maging mabuti kang negosyante. Pero dito sa Pilipinas, iba. Anak, galingan mo ang pag-aaral mo, pagbutihin mo para paglaki mo may maganda kang mapapasukan. Which yun yung difference yata, ma'am. Okay, sige po. Maganda po yung sinabi ninyo kasi ang sinabi niyo mapapasukan, ang pinag-uusapan natin is the freedom of dreaming. Yeah. Kasi when you dream, it's actually when you dream and then you have God as your guide. Apo. He will give you even, kung ang isang tao walang panaginip, kung saan siya nandun, yun na ang kanyang panaginip. Naintindihan niyo? Yes. Kung wala kayong patutunguhan kung saan ka nandun, nakapara ka na, that's it. Alam mo, ma'am, isa sa mga, i-share ko lang ng konti, no? Kasi ako po ay biktima ng 4 na beses na pagkasunog ng bahay, di ba? Dumating yung punto na kahit wala ka, zero. Kaya yung mga sinasabing mga mahihirap dyan na walang bahay, walang damit, walang kung ano-ano, mas masahol pa ako yes. kung tutuusin. Kasi ako, nagsisikap ako, naghahanap buhay ako, pumupunta ako sa ibang bansa, hindi para magnakaw, kundi para maghanap buhay ng maayos. Wala ako, zero. Ibig sabihin ko, ano yung suot ko nung araw na nasunugan kami, yung lang ang natira kong gamit. Pero nang dahil sa mga magagandang impluensya, ng mga kaibigan sa paligid. Alam mo, ang una lang, hindi ko makakalimutan eh, Juvie, marunong ka ba magnobena? Sabi ganun sa akin. Well, wala naman sigurong masama kung maniwala ka. Sabi ko, hindi ako marunong magnobena. Pwede ba turuan mo ako? Di tinuruan ako. Nung natuto naman ako, sabi nila, 9 consecutive Wednesday, magnobena ka sa baklaran. Eh, ginawa ko yon. Pero hindi lang 9, talagang tinuloy-tuloy ko. Ngayon, ito lang ma'am ang nakakatuwa. After the succeeding 9 Wednesdays na ako po ay nagnonobena sa Mother of Perpetual Health, wala pang isang linggo, yung wish ko na makabalik sa ibang bansa ay natupad. Hindi ko alam kung may connect ha, pero ang isa lang ang inisip ko eh, pagbigyan ako ni Lord o hindi ako pagbigyan, just the same pupunta pa rin ako. So yung aking initiative na tuloy-tuloy na pangarap ay natupad ko. And after that one travel for 6 months, dahil nga nagtipid ako, konti lang yung kain ko. Alam mo yung tipong ano, yung dati parang kang sabik na lahat gusto mong bilhin. Lahat gusto mong kainin. Ngayon, binawasan ko, ginawa ko 50% na lang. Para lang yung savings ko 50%. At hindi lang yun, yung responsibility ko na maipadala yung pera sa aking magulang, sa aking anak, di ba? Nagawa ko. So, ibig sabihin, yung responsibility, hinati-hati ko. So, I made it. Nakabawi ako. Parang hindi ako nasunugan kasi pagbalik ko ng Pilipinas, lahat ng nawala sa akin, nabili ko uli. So, yun yung isang nakita ko sa nanggaling inyo. Nanggaling sa isip. Yun. Kaya ako, sabi nga ng mga friendship ko, alam mo, Juvie, kung sino yung mga tao nagbibigay lang sa'yo ng sakit ng ulo at nagpapahirap ng iyong kalooban, layuan mo na. Doon ka sa tao nagbibigay sa'yo ng inspirasyon at hindi ka pinipintasan o sinisiraan. Yun na! Diba? Meron kaming tinuturo, yes. Sige, ma'am. Ang isip nagiging salita. Ang salita nagiging ugali. Mm-hmm. Ang ugali nagiging kaugalian. Ang kaugalian ay nagiging pagpapahalaga at ang pagpapahalaga ay nagiging kapalaran. Kaya pala, iba na ako ngayon. Mm. Pag nakikita ko nagte-take advantage ang isang tao, oo. Umaayaw na ako. Oo. Yung tipo bang, halimbawa, meron mga gustong gawin na hindi mo gusto, ang gagawin mo na lang, gagawa ka na isang bagay na pagkakaabalahan para hindi ka ma-focus dun sa ayaw mo, di ba? Ngayon, since na nakapagbibigay ng mabuti itong mga nakapaligid ngayon sa akin,
parang lalong sumisidi yung pagnanasa ko na maging mas lalong masipag. Yes. O mas lalong marami yung magawa ko. Mm-hmm. Kasi hindi para sa sarili ko, para din sa ibang tao kung paano ako uunlad sa pamamagitan ng sariling pagsisikap. Gusto ko, ganun din sila. Of course. At hindi lang yun, ma'am. Alam mo, dumating yung initiative sa akin na parang gusto kong tulungan yung gobyerno. Ano man yung problema nila, bahala sila. Basta ako, hindi ako magpapabilang sa mga salot sa lipunan. Mm, parang ganun lang. Mm, yun yung naisip ko. Mm, di ba, ma'am? Ayan, kayo po. Sige, Tita Joy. Sige. Gaya ng sinabi ni Miss Aya, no? Opo. Talagang ang kaisipan natin, ang number one talagang maghuhubog sa iyo sa tamang daan. Alam mo, Tita Joy, parang nangyari na sa akin ng bata yan eh. Mm-hmm. Kasi mataas yung lagnat ko, kumbulsyon. Mm-hmm. Di pumunta ako ng ospital, dinala ako ng mother ko sa ospital. Kung bakit naman, nung nakita ko yung gwapong doktor, kamukha ni Gabby Concepcion. Wow! Ano pa lang ako nun, 10 years old pa lang ako. Talaga ang taas ng lagnat ko. Hindi ko makakalimutan yun. Alam mo, malaking bagay pala. Nasabi ko, sabi nung dok, oh, kamusta ka na, bata? Sabi nga sa akin doon, pagaling ka. Alam mo, minsan yung sakit nasa isip lang. Tapos nung nakita ko, natulala ko, wow, ang gwapo ng doktor. Sabi sa'yo, parang nagdahilan lang ako, magaling na kagad ako. Sabi ng doktor, ano nangyari sa'yo? Kanina lang ang taas ng lagnat mo. Bakit ngayon wala ka ng lagnat? Dok, magaling na ako, uwi na po ako. Ande, totoo yan. Positibong pananaw sa buhay, malaking tulong para ikaw ay umunlad. At saka, kita nyo ha, hindi ako maramot ngumiti. May mga tao kasing mabigat sa kanila ang ngumiti, ang tumawa, ang humalakhak, para bang pasan nila ang daigdig. Pero sa akin, anyway, I'm so happy kasi una-una, may mga tao kasi na kapag nadikitan ka, ang dami-dami nilang pabuya sa'yo, ang dami-dami nilang mga pasasalamat dahil sa pamamagitan ng ginagawa mo, ay gumagaya na rin silang gumawa ng isang serbisyo publiko na hindi nakakaperwisyo sa lipunan. Yon. Ang isa rin po na tinuturo namin is that happiness is a choice. It's not the situation, it's not the person, it's not the money in your pocket, it's a mental attitude. Ayun. Tinuturo po namin yan. Ano ba yun, para at least hindi mo na iniisip yung magiging masaya ba ako kung makukuha ko siya o magiging mayaman ako. Ngayon pa lang masaya na ako. Yun. So, yun. So, tama pala yung tinatahakong daan. Oo. Tama talaga. Ayun, tama. Ayan, kapitan, narinig mo? Nako, hindi ka na dapat malungkot kaya yung mga kaaway mo sa yung prinsipyo. Huwag mo na ikalungkot yan, Kap, kasi una-una, napakarami nagmamahal sa'yo dahil sa buti ng iyong kaugalian. Alam mo, si Kapitan Idol ko yan eh, bakit ka mo? Siya yung taong kapag oras sa pamilya, talaga inilalaan niya sa pamilya. That's the good father. And the good friend, a good godfather. Yes, Captain. Well, thank you, partner. At napakaganda ng topic nyo, no? Anyway, nasa totoo yun. Kapag ang tao, ay wala tayong tinatawag na, ano ba ito, yung ambition. Yun ang ako kasi. Walang target eh, di ba? Pag walang ambisyon. Sorry. Marami rin kasi tayong mga tinuturuan at instructor din tayo. At training manager ako ng isang mining company. Opo. Which is almost mga 5,000 ang cross ko. So anyway, nakikita natin doon, kapag ang isang tao walang ambisyon, hindi lumalago. Ibig sabihin, hindi umaangat sa posisyon. Uh-huh. Pero yung isang tao nakikita mo na ano, talaga namang hindi gaano katalinuhan, ngunit makikita mo yung kanyang pagsisikap at magulat ka na lang, official na siya. Alam mo, Kapitan, diba? Naalala ko, so, no, Ate Joy. Ito. Hindi. Ate Joy, at saka si Ma'am Aya. Hindi kasi sa Japan, nakakita ko na isang tao na grade 6 lang. Grade 6, elementary nila ang natapos niya, no? Pinagmalaki niya pa yon. Sabi niya, alam mo, Jube, grade 6 ako, hindi ko natapos. Norid-norid pa rin ako kasi nga, wala siyang focus eh dahil sa kahirapan. Pero alam mo, hindi siya mayaman sa financial pero yung serbisyo niya, natumbasan ng napakagandang serbisyo. Ibig sabihin, may nagpaaral sa kanya, may gumastos sa kanya, at yun ay pinahalagahan niya. At ngayon, siya na ang may-ari ng pinakamalaking building dun sa aking pinuntang lugar. Wow.
Sabi ko, grabe naman kayo. Grade 6 lang, hindi ako makapaniwala. Alam mo, Jube, ang importante lang, matyaga ka. Hindi ka susuko sa anumang mga gusto mo. Yun. At saka hindi lang yon, yung hindi ka susuko, yung talagang kung halimbawa may mahal kang tao, ipaglaban mo siya, pero kung napunta man siya sa iba, mahalin mo pa rin siya. Ibig lang sabihin, may chance pa rin na maging kayo, malay mo, mabiyuda siya o mabiyuda siya. Naku, sabi ko, nakakatakot naman yung iniisip mo, sabi ko ganun. Sabi naman niya, hindi, may mga moment kasi na akala mo hindi kayo, tapos sa ibang pagkakataon, naging kayo pa rin. So may mga ganung instances. Yes, Cap. Yes, partner. Pero parang nakakatakot. Nakakatakot, ano? Naku, parang hindi. Ang bilis ng oras natin, partner. Ay, paano? Late tayo, tas late din sila. Napakaganda na usapan, ano. Anyway, doon tayo sa encouragement, doon sa... Ika nga, kapag ang tao, kahit anong klaseng gawin natin, wala tayong ambisyon, ay ang nangyayari, ambisyon at disiplina, magkasama yan. Oh, yes! Diba? Oo naman. Yun ang lagi. Kahit na dito sa atin siguro sa ating sa Pilipinas, kanina lang banggit ninyo, na napakaraming Pilipino na lagi na lang sinisisi yung gobyerno. Saka maangal sinisisi ang Pilipino, yung, no? Pero lahat naman tayo, hindi natin na masabi na ano, may siguro may pagkukulang din o may nagagawa din yung gobyerno natin, kaya lang napakarami natin, million tayo, no? Hindi siguro iba, hindi na. Pero alam mo, so anyway, ang atin dapat gawin, katulad niyang ginagawa niyo ma'am ngayon. Yeah, ano, bihira yan. Ma'am Aya at saka ni Ma'am Joy. Bihira yan. Kasi bihira. Nag-ano kayo mismo, kayo ang nag-initiate. At yan ang kailangan natin siguro, magsimula tayo sa ilalim hanggang sa 100% natin ang di, tao. Bakit di na lang natin sila bigyan ng portion dito sa ating programa na kung saan by next week, bumalik kayo at magbigay tayo ng lesson. Lesson 1. Yan ang ano, yan ang sinasabi nating Pinoy Pride. Oh, bakit yes, Pinoy Pride ito? Yes, yes, yes. Ang Pinoy Pride is hango dito sa amin ni Jovi yan. Pinagmalaki namin ang pangalan yan, yung word na Pinoy Pride na yan. Wala pa yan dyan sa kung saan-saan dyan. Sa amin ang Pinoy Pride. Alam nyo kung anong istorya ng Pinoy Pride? Yung pride na yan, galing niya sa isang barko ko. Ang pangalan ay Bergen Pride. Ito, kaya na pagdating ko naman dito, nakilala ko si Jovi, mayroon naman siyang Pinoy Pride dahil nagaling naman siya sa abroad. Mm-hmm. So, yun ang pinagsama namin. Pinoy Pride, kailangan natin ang mga positibong pag-iisip ng Pilipino. Walang yun. Ano doon, walang negative. Ang galing. Mm. Diba? Okay. O tamang-tama, kahit super Pilipino. Yes! Swak na swak. At hindi lang yan mga kapatid, no? Natutuwa po ako kasi ang ating mga kaagapay sa paglilingkod, lalo na yung nandyan sila Michelle, si Gina, si Sir Ronald Granada, si Sir Roland Don Garcia at yung kanyang may bahay, yung kanyang napakabait na misis. At syempre, ang buong pamunuan po ng Millionaryo Teamwork Incorporated, ito po ay feeling millionaryo kasi teamwork nga eh, di ba? Pag nagtulong-tulong, walang imposible. Ayan. At syempre, kasama rin namin si Sir Ping at marami pang iba. Ito po isang lingkod bayan na nais po nating iparating sa lahat na napaka-importante na tayo po ay merong positibong pananaw sa buhay. What you want, you get, pero sa tamang paraan, ayan. Hindi dadaanin sa dahas, hindi dadaanin sa sapilitan, hinay-hinay lang. Okay. Meron kaming kasabihan, it does not matter where life begins, what matters is where it ends. Ayun. At ibig sabihin, hindi kasalanan ang ipanganak ng mahirap, ngunit malaking kasalanan ang mamatay na mahirap. Kaya sabi nga, magpapaalam na tayo. Ma'am Aya, sige pa. Last few word para sa ating mga friendship. Maraming salamat, Jovi. Captain Durana. Thank you so much because parang napapalago yung aming advokasya at gustong-gusto po namin tumulong sa tao. Ayan. Okay, Ma'am Joy? Sa uli pong pagpapaalam, no? As nasabi ni Ma'am Joey na bibigyan kami ng at least mga... Hindi, magkakasama tayo dito. Correct. Oo. So, ngayon pa po, iniimbitahan namin kayo na makinig dito sa aming istasyon. Wow. Ayan, bingo! Super Filipino. Ayan, courtesy ng ating mahal na producer nandiyan si Captain Rolando Durana.
na siya po namang kaagapay natin mula noon hanggang ngayon. Namiss ko na nga yung anak ni Kapitan eh, kasi 6 years old pa lang yun noon. Ay, reporter ko na yun dito sa aking programa, yung anak ni Captain. Eh ngayon, magdo-doktor na yung kanyang anak. O, di ba? Hindi ko ma-imagine, no? Ganun na katagal yung friendship namin ni Kapitan. At syempre, masaya ako dahil napabilang tayo sa pamilya ng mga Durana na kung saan ikaagapay natin sila sa public service. Okay, Kap? Well, partner, yun lang. Thank you very much sa mga napupuna mo. Pero ang higit sa lahat, ang dapat ay tama yan. Iba ang nakakapuna kaysa pinupuna natin, sarili natin. Yan ang super yun. Pilipino. Yes, tandaan nyo po yan. Maraming maraming salamat po sa inyo sa pagdalo nyo ngayong araw at sa sunod na Sabado. Dito muli po tayo sa Super Filipino Pinoy Pride version. Wow! Okay, at syempre sa kanan po ng buong pamunuan na Juvie de Guzman Presents Let's Talk on the Air na inyo pong napapakinggan live sa YouTube by Juvie de Guzman DWBL at live din po kami sa AM Band 1242 kHz. Ito po si Juvie de Guzman ang laging nagsasabing I love you all. Bye! Oh, 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 oh